Hi guys, good morning po sa lahat. For today's video is pag-uusapan po natin si Dragonfly. So keep on watching po. Can you tell me what is going on inside your mind? Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. You tell me one thing, do another. Tell me where you stand. Tell me what. So, ayun na nga guys, may nag-send sa akin ng link about kay Dragonfly, and then during that time din na may nag-send sa akin is meron agad nagtanong, office mate ko din nagtanong sa akin kung alam ko daw si Dragonfly. So, nang may nag-send sa akin, tinry ko siyang i-click and nag-try ako para masagot ko yung mga tanong ng friend ko. So, yun muna yung ita-topic natin ngayon guys, and let's see if ano nga ba itong si Dragonfly. Tapos after guys is magbibigay ako ng review ng sarili kong opinion kung ano yung mga na-observe ko and if marirecommend ko ba siya or what. Ito nga pala yung link na sinend sa akin ng friend ko guys. Nag-send siya ng link about dun sa YouTube ng vlogger na ano, na ang bilis na mag-withdraw tapos wala siyang for only 100 pesos pwede mo na siyang i-withdraw. So, gumawa ako ng account guys, dun sa link na binigay sa akin. So, ayan, meron na tayong account dito sa Dragonfly Tech. So, if napansin nyo guys, meron siyang mga product. Tapos, yung mga product niya is about mga drone. Para siyang mga drone. Tapos, nagpunta ako sa About Us. Of course, as usual. Kailangan nating basahin kung ano nga ba itong si, sino ba itong si Dragonfly Tech. So, ayan. Yung target nila is almost 50,000 na investors. So, ayan. Kapag gusto nyo pong malaman kung ano si Dragonfly, punta kayo sa About Us na button. Mababasa nyo po lahat kung ano yung mga pinagsasabi nila about sa company, establishment time, subsidiary industry, and whatsoever. Tapos nag-send sila or nag-post sila doon sa About Us nila ng office nila. Ayan. According sa kanila is na-establish siya last July 24, 2000. I'm not sure if that's true. Lahat po yan is makikita mo sa kanilang About Us. Ayan. Konting kaalaman, dapat magbasa tayo ng ano nila. Tapos kung ano yung core technology. Hindi ko alam bakit meron silang flight control system. Hindi ko alam kung anong mga bases nila dyan. Tapos ayan, how is Dragonfly now? Kung gusto nyo pong malaman, is basahin nyo sa About Us nila. Kahit hindi ka pa po muna maglagay ng money, basahin nyo po muna si, ano, basahin nyo po muna yung mga introduction nila about sa company nila. Tapos nag-post sila ng SEC, Certification of Incorporation ng SEC, Security and Exchange Commission. Pasensya na guys, hindi ko ma-zoom. Tinry ko siyang i-zoom, pero hindi ko siya ma-zoom. Hindi siya naka-JPEGs. Tapos ayaw niyang ma-zoom. So, hindi ko maipakita sa inyo ng malapitan. So, ayan. Meron silang mga ganyan na mga ano. Meron silang forest fire protection, police tracking, life entertainment. So, ayan. Tapos about the product. Basta lahat ng items nila is drone. Parang mga drone. Basta drone yung nakikita ko kasi nga, diba? Dragonfly Tech. Kaya pala Dragonfly Tech. So, ayan. 2000 pa siya daw nag-start, na-establish. Tapos yan yung mga ano niya. Mga running progress ng company. Binalikan ko yung SEC nila. Gusto ko sanang basahin. Gusto ko sanang ipabasa sa inyo. Kaso, hindi nga siya ma-zoom. So, maglalagay ako ng link sa baba para makita, para mabasa niyo personally.
So if napansin niyo guys, meron akong 10 kasi yun nga, hindi ako nag-vlog ng start talaga kasi ayoko magbigay ng review na hindi ko muna siya tinry. First thing to do is of course gumawa ka ng account mo. Yan, gumawa ako ng account using my number. Tapos password, yun lang, simple as that. Then captcha, meron siyang captcha. Ayan yung mga product nila, guys. Ayan. So yun na nga, kukwento ko sa inyo, guys. Last April 21 naglagay ako ng 500 pesos kasi nga yung balance na binigay nila sa iyo na bonus is only 30 pesos lang. So hindi siya kasya doon sa items na nilagay nila doon kasi yung items na pinaka minimum item nila is 500 pesos. So kailangan mo mag-recharge, which is dapat maglagay ka ng money. So yun, ginawa ko yun para ma-try natin talaga, guys, kung ano yung mangyayari. Yun nga, naglagay ako ng 500 pesos and then bumili ako. Kailangan pala daw, guys, ang ilagay mong pera is 501. Kasi merong items doon na mabibili mo ng 1 coins lang. Yan, yung transaction ko. First is, pagpasok mo pa lang, guys, meron ka ng bonus for registration na 30. Tapos iba, naglagay ako ng 500, kaya may plus 20 ako. Tapos yung plus 5 is doon sa item na parang peso coin lang. Tapos yung 25 is doon, yun yung second item na binili ko ng 500 pesos. So meaning everyday, mag-i-income ako ng 30 pesos sa 501 ko na recharge. Hindi siya investment, guys. Recharge siya. So, yan. Naka-indicate sa project in progress is 30. Tapos, yung items pala na DRG01, yan yung binili ko. Yung ginamit na pera dyan is 500, diba? 500 pesos. So, every day, yung 500 pesos mo is mag-earn siya ng 5%. So, magkano ba ang 5% ng 500? Diba? 25. So, mag-earn ako or magpa-profit yung ano ko, yung 500 ko ng 25 pesos per day. Isang beses ka lang, guys, bibili. So, yung project na yan, yung binili mo na items na yun is hanggang 100 days. Kasi meron siyang project deadline. Diba? Tapos yung ito yung binili ko ng, yung investment amount ko dito is yung 1 coins. Meaning, diba, 501. So, ito yung nabili ko ng 1 coins. Limited lang siya. Parang sa limit lang siya, guys. Tapos yung 1 coin na yan, yung 1% niyan is 5. Tapos project deadline na naman niya is 100 days. So ayan. Tapos punta ka dito sa team. Yan, meron akong team kasi nag-try akong mag-click and copy the referral link kasi meron akong mga friends doon sa ano na tinry kong sandan sa using Messenger. Pwede ka mag-invite, guys. For every invite mo is meron kang 30 pesos per person. Pero so far, wala pang nag-ano sa akin. Wala pang nag-deposit. So, zero pa. Hindi ko alam kung magkano yung commission niyan. Na-next vlog na lang po ako. So, ayan. Yung natira na lang sa balance ko is 10. Tapos, paano ba mag-recharge, guys? Ito yung ways. Dapat maglagay ka muna ng amount. Yun nga, ang nilagay ko dyan is 501. Tapos every ano first deposit mo, guys, kunwari ako, first deposit ko to, ay hindi, nakapag-deposit ako last night. Pero if ever, first time mong mag-deposit, yan ang makikita mo, guys. Punta ka doon, tapos yung GCash mo, lagay mo dyan. Enter mo yung GCash mo, if napansin nyo. Pero of course, guys, hindi na yung magpo-proceed kasi walang laman yung GCash ko kasi 500 lang talaga. If napansin nyo, guys, yung name nung account number na yan is kay Rosa Vera, which is person. Para kang magta-transfer, guys, i-copy mo yan. If ever i-copy ang account pay, mapupunta ka sa Express Send. Wait, pasok tayo sa GCash. Kapag nag-copy and ano ka doon, ito yung mangyayari, guys. Para kang mag-i-express send doon sa ano, sa number na yan na kinakopy mo. Since wala tayong balance kasi tapos na ako, 'di ba, nag-ano.
nag-recharge. So, pinapakita ko lang guys yung sample kung paano mag-recharge. Mag-recharge guys is, ano, tao. Magsisend ka dun sa tao. Which is, I don't know if it's appropriate. So, exit ko muna guys. Balik tayo kay Dragonfly Tech. So, yun yung process ng deposit, ng recharge guys. Not deposit, it's recharge. Yung terminologies nila. So, if ever meron ka ng 500 peso dyan sa ano, sa account mo, yan. Yan yung, i-click mo yung si ano, DRGSR, yung limit na pwede mo mabili ng 1 peso. Yan. Tapos, mag-earn ka ng 5 pesos per day. So, ayan. Isang beses ka lang bibili, guys, for 100 days. So, wala ka ng ibang gagawin. Kunwari, meron kang 501, isang beses ka lang talagang bibili. Yung 500 mo na yun is papasok ng papasok. Every day, meron kang, every 24 hours, meron kang income, meron kang profit. The more, or siguro, if ever mas malaki yung recharge mo, may makikita kayo kung magkano yung percentage na ibibigay sa'yo. So, ayan na nga. Yan yung mga transaction ko, guys. Just to let you know, guys, diba sabi ko, nag-try ako, so, tinry ko din mag-withdraw, kasi last night kasi, guys, nag-try ako mag-withdraw. Yan, April 24 ng madaling araw, kasi yun din yung araw na nag-transact ako. So now, if you're asking if nakapag-withdraw ba ako, yes, 100 success. Yun nga, totoo yung sinabi dun sa vlog guys na ano, yung nauna pang nag-vlog na 100 pesos lang is pwede ka na mag-withdraw. So sa 500 ko, nakapag-withdraw na ako ng 100. If napansin nyo yung transaction ko guys, inantay ko talaga siyang makuha ko yung 100 pesos para lang talaga matry ko kung makapag-withdraw nga ba agad. So far, so good. Nakakapag-withdraw nga ako. Wala akong, sobrang bilis lang talaga niyang makapag-withdraw guys. As in that time na nag-withdraw ako, mga minutes lang. Then pumasok na agad siya sa account ko. So ayan, tingnan niyo yung oras ng success niya, withdrawal niya po. Sa isang araw guys, is pwede kang mag-withdraw ng 2 beses. Maximum of 50,000. 100 to 50,000. So, ano ba yung ginamit ko, guys, na account? Of course, sa GCash. GCash yung mas mabilis. So, ayan. Yan po yung pumasok ako dyan. Try ko sa, invitation reward description. Yan po yung invitation code. Kapag napunta ka sa invitation code. Ah, ito pala, guys. Minimum reward for recommending valid lower level 1. Kunwari, meron kang newcomer. Commerce, every person guys na mag-recharge, meron kang 30 pesos pala per person. Tapos, kung the more na marami kang ma-invite, hanggang maximum siya na 180 per person. Tapos, the total top-up commission, meron siyang level 1 hanggang level 3. Tapos, every level is meron siyang percentage na ma-reward daw sa'yo. So, ayan. Meron, pwede mong i-download yung apps. Kaya, ito yung gamit ko guys is apps na. Kasi yung, kasi yung sinend sa akin is link sa website. Tapos, tinry kong pasukin yung, yung recharge record ko. So, makikita nyo pala guys yung mga record ng transaction nyo. So, ayan. Di ko alam bakit Rachel Gwen. Later, i-ano ko sa end ng video. Yung mga napansin ko guys. So, ayan. Yan yung mga, item check lang tayo, guys. Bago mag-end yung video. Every, di ba maximum is 500? Ay, minimum is 500 na magpa 5% per day. But, yung 10,000 pala is 6%. Sa 50,000 is 7%. Sa 100,000 na items, guys, is 10%. Wow. Tapos dito sa balance product is pinaka minimum is 10,000.
So, yan na. Bali, in-explore ko lang. Ay, ito pala guys. Meron siyang mga current, mga level ng VIPs. Pag VIP 1 ka, kapag meron kang invite na 5 person, meron kang 30 pesos per day. So, 30 times 5. So, meron kang 180. Tama ba? Tapos sa VIP 2, kailangan mo may invites na 10. So, kailangan pala talaga rin dito guys is invites. Invites din pala talaga siya guys. Nasa sa inyo na guys kung gusto nyo mag-invite or mag-wait na lang kayo dun sa ano. Sa profit nyo per day dun sa items. Meron siyang mga team reward description. Yan, basahin nyo lang guys. Makikita nyo yan guys sa ano. Dun sa team na link. Upgrade din siya. So, that's all for today guys. Sana po nakatulong and sana naintindihan nyo. At kung meron po kayong mga questions about sa apps is, comment na lang po kayo sa baba. So, ayun na nga guys. For me, napansin ko is, about sa apps ha. Review ko sa apps. Number one is, pag-click mo ng link is papasok ka dun sa website nila. Napaka user-friendly ng apps nila. Makakapag-create ka na agad ng account using your number and then yung gusto mong password and then captcha lang and then after that is meron ka ng agad account. So, ayun na nga. Meron ka ng agad account and then pagpasok mo is meron ka ng 30 pesos na bonus. Yun nga lang, yung 30 pesos mo na bonus guys is hindi mo mabibili ng items nila. Kasi pinaka minimum item nila is 500. So, before ako nag-vlog, sabi ko nga kanina is, nag-try ako mag-recharge kasi nga hindi natin makikita kung ano yung mga progress ng ano, kung ano talaga si Dragonfly Tech kung hindi natin ita-try mag-recharge. So, nag-recharge ako ng 500 pesos para makabili ako ng items. So, as per friend's advice, kailangan 501 yung item na 501 na recharge yung ilalagay ko. So, yun nga yung ginawa natin, guys. And nakabili tayo ng dalawang item sa 501 na yun. Yung isa is yung 1 peso coin at saka yung isa is para sa 500 na item. And then, after that, guys, is maganda lang dito sa apps na to, guys, is napaka user-friendly. Aside sa user-friendly, ang bilis makakreate ng account. Yung parang hindi ka mahihirapan pagpasok mo pa lang. Kasi pagpasok mo pa lang is makikita mo kaagad yung mga items na pinopromote nila, yung parang binibenta nila or yung basta lahat ng product nila is makikita mo agad pagpasok mo pa lang. And then second about sa recharge is mabilis mag-recharge guys pag ano lang, disadvantage lang na napansin ko is if ever mag-recharge ka is dadaan ka sa person, same lang sa mga nauna pang mga apps na tinry ko, hindi ko na lang din babanggitin basta may mga videos ako about dun, same lang silang lahat, halos same lang, yung parang pagka mag-recharge ka, is dadaan ka sa tao, like, yung ginamit ko kasi is GCash. Papasok ko sa GCash, tapos parang meron siya doong link. If ever na i-click mo si link, is papasok ka sa Express Send, para kang magsisend ng pera doon. Para yung pera na yun, is yun yung ipapasok sa account mo. Sila yung doon. And then after that, kapag may pera ka na, pwede mo na siyang ibili. Good thing about this, guys, comparison lang sa mga previous video ko doon sa ibang apps is isang beses ka lang dito bibili, unlike doon sa previous apps ko na maraming beses kang everyday nagki-click to buy ka, and then dito kasi is para siyang project, meron siyang mga project deadline. Kunwari yung items na binili mo is for good for 100 days. So isang yung 500 mo na yun for 100 days is mag-i-income ka ng 25 pesos for 100 days kasi si 500 meron kang 5%. So 5% ng 500 is 25. So, every day, meron kang 25 plus yung limit na item na meron kang income doon na 5 pesos. Madadagdag yun. So, meron kang 30 pesos per day. Per day yun, guys, ha? Per day. Every day, every 24 hours, meron kang 30 pesos. So, yung 30 pesos mo na yun, kapag naipon, at umabot ng 100, guys, pwede mo na siya i-withdraw. And, na-try ko siyang i-withdraw. And, really, ang bilis lang. Sobrang minutes lang yung anantay ko guys. Hindi yung katulad na naman nung apps na na-try ko before is mga 24 hours or 36 hours kapag mag-aantay bago mo ma-receive yung
withdrawal. Pero ito guys is minutes lang. Yung 100 pesos mo is darating agad siya ng minutes lang. As in proven, ilalagay ko sa screen na natanggap ko talaga yung withdrawal ko ng 100. So, yun lang. Then, recommend ba siya? No. For me, ako kasi nag-try ako kasi para din kasi maintindihan ang iba. Kaya nag-recharge ako. Pero when it comes to, i-re-recommend ko ba siya? It depends upon you guys kung gaano ka ano yung mind mo. Pero, of course, meron na namang magsasabi na it's not recommended. Kasi oo nga, wala naman din kasi talagang easy money. Pero kung guts mo talaga na mag-try sa apps nila, sa platform nila, is go. Pero for me, is be careful with your money because there's no... Kasi yun na nga guys, there's no such thing as easy money. Yun nga, nag-invest ka lahat. Di ka naman kikita kapag hindi ka talaga nag-invest. Yun nga lang, is nakakapagtaka din kasi hindi naman siya buy and sell. Kasi di ba sa buy and selling na like, yung sa actual, like, if ever magbabay ka, syempre, kung ibebenta mo, kikita ka. Pero dito kasi nagbabay ka lang, and then mag-aantay ka lang ng oras, and from that pa lang is questionable na kung saan kukuha ng pang ano sa'yo everyday. Kasi nga, di ba, everyday meron kang income. How much more about dun sa mga sobrang laki ng in-invest, sobrang laki ng percentage. Hindi ko alam kung saan, kung ano talaga yung ano ng source of money nila. So, yun na nga. Dapat i-observe mo, basahin mo lahat-lahat ang yung nasa about us nila. And then, siguro hindi naman bago sa atin yung mga scheme na ganito, guys. So, be careful lang talaga po. And for me, hindi ko talaga siya mare-recommend. Pero kung gusto mong i-try, walang problema, guys. Basta, if ever, kasi disadvantage nito, guys, if ever. Kasi hindi natin alam yung mga behind the scenes sa apps. Hindi natin kung alam din kung hanggang... Sino yung mga IT, like meron ba silang office talaga na ano, na visible, hindi natin alam. Pero nagpo-post naman sila dun sa about us nila ng office nila, pero tayo kasi more on virtual tayo guys. And so that's why be careful sa money. Kaya if ever, kung recharge at your own risk talaga siya guys. And then there is no such thing as easy money, lagi kong sasabihin sa inyo. Kasi anytime, di natin alam, baka mag-down yung system nila. And wala tayong habol if ever nakapag ano tayo nakapaglagay tayo ng money tapos biglang mag-down yung system nila. Yun yung pinaka disadvantage. Wala tayong, hindi natin alam kung sino yung mga contact person na pwede natin bawiin yung pera kasi wala namang, for me kasi sumali ako doon, ni-refer lang ng friend ko din, yung friend ko kasi parang ni-refer lang din, 'di ba? Yung parang ganun lang. So wala tayong alam kung sino ba talaga yung wala, may manager ba or whatever, may CEO na pwede nating ma-contact if ever na pwede ba natin kunin yung money na nilagay natin doon. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo and yan, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo guys, be positive and invest or recharge at your own pace. So, kung bago ka lang po sa channel ko, please naman po pa-subscribe and pa-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated ng mga ganitong content. Bye-bye. Thank you. God bless.